yung tungkol sa pinting na yan, ano, yaan, kung ang karamihan dyan sa pinting niya ay regalo ng mga bansa na mga pinuntahan nila nung panahong nanunungkulan si Apo. Kung mayroon man dyan binili, ilang piraso lang, at saka anong pakialam nila kung binili nung pamilya, ay pira nila yun. Katulad na lamang ito sinasabing ni Nakaw, itong wealth na ito. Anong karapatan nating maghabol dyan sa mga ginto na yan? Oh, walang karapatan na sino mang Pilipinong maghabol dyan sa mga ginto na yan. Bakit? Ba't sinabi kong walang karapatan? Yan ay kinita ni Presidente Marcos noong panahong siya ay lawyer pa, hindi pa siya presidente. Hindi pa siya senador, hindi pa siya presidente. Kasi so di ba tama binalinig ko na ang binabayad sa kanya ay para ginto ang binabayad yes, sa yes. kanya? Yes! Kasi lawyer siya lang. Ginamit siya ng Talyano. Ano? Okay. Maharlika, ang Talyano, Maharlika. Ginamit siya doon sa pagsasaayos ng mga gold na iyan. Gamitin siya ni Talyano, ganun din ginamit din siya ni Father Jose Antonio Diaz. Ginamit din siya. At doon sa kanyang mga ginawa na iyon, bilang abogado ng Talyano at ni Father Jose Antonio Diaz, ang ibinayad sa kanya, ginto. Mga bara-bara. So meaning, pinagtrabahuhan niya yon, pinaghirapan niya. Kaya wala tayong karapatan hanggang Malacanang, mga nakaupo diyan, mga senador, walang karapatang habulin itong ako. Kung nagsabi ako, ninakaw mo cellphone ko, titiyakin ko sa'yo, kita ko kung saan mo dinampot. Dapat ganun. Kita ko na dinampot mo, kita ko kung may kasama kong wala. Alam ko kung saan mo inilagay. Yung totoong magnanakaw na. Yun ang totoo. Pero sir, wala sila ma-pinpoint. Ano, kung kita mo, wala. Ilan na? Almost 30 years na kinakasuhan nila sa sakon. Mayroon ba silang na-provide na legit na dokumento? Walang naipakita. Walang wala silang napakitang ebidensya. Bakit? Kasi wala talagang ebidensya. Walang ninakaw at walang nanakawin. Tama. Hindi pa naupo si Marcos ang gobyerno ng Pilipinas lubog na sa utang. Anong nanakawin mo? So, ay, mas mayaman si Marcos. So, take note ha, ang PCGG is ginawa niya ano yun? Mikore. Siya yung nag ano. Ginawa ni Kore para habulin daw yung mga Marcos. Hidden wealth or mga mga ninakaw ni Marcos. Yan ang sabi nila, ninakaw ni Marcos. Pero wala silang ano sir, no? Napatunayan. Wala silang napatunayan kahit gramo. Kahit na sabi natin, siya yung nag-gumawa ng ano. Wala. Yung department na yun, no? Oo. Wala. Bakit kaya hindi pa rin sila nakamove on dahil sa ano yan na yun? Magnanakaw pa rin ay, daw. Ay, paano? Naiingit sila dahil mas mayaman sa kanila si Apo. Yun ang tutuunan na yan. Yan, opo. Maka BBM. Okay. Ayan, taga saan po sila, ma'am? Ako po yung tao ni Apo. Tay-tay. Kami po ni Apo Marcos. Okay. Pasig ako eh. Pero, ano, malayo ako. Mulat Bisaya. Sa pulpoy ako. Ganun para sa tayo. Asa sa Bisaya? Secure. Asa mo sa Secure? Sa Secure City mismo sa Takto. Sa Batangas. Okay. Taga Larinac. Ano siya? Taga Larinac ka? Salak ako, salak. Salak, Balyos. Balyos. Maluok, Bulongon. Okay, so, sipin mo, dito pa tayo nagkikita sa twin mansion ni, ni Madam Imelda. Opo, so sir, mag-asawa sila? Batangas, yes. Batangas naman siya. Okay, so, po, mayroon kaming new friend. Ito po yung company na ipinatayo ni Apo Marcos. Ano, hanggang ngayon, existing? Opo, mag-open po ngayong July yan. Ayan yan, so, ating, ano. Yan po yung ipinatayo ni Apo Marcos. Ayan, so na sinasabing dadaanan ng mga biyayang pinagkakaguluhan ngayon. Ayan, opo, talaga naman takot hindi kasi sila. Hindi namin nakalain, doon lang kami milakad sa may lakad po kami sa Kasili. Kasili, sa may ano, Marie Resort yata yun, Gardin. Ginting. Hindi namin nakalain na dito dadaan. Okay. Mabuti, alam, kilala nyo tong mansion na to. Ayun po. Lahat po ng property ni Apo ay nakarecord po sa amin. Ay, talaga naman, no? Itong Twin Tower, sir, mansion po, ano pong isa sa mga nakalala ba? Itong Twin Mansion. Opo, Twin Mansion. Ito naman po hindi, bagaman
nung araw ay pinupuntahan ng matanda, hindi naman po siya tumigil dito. Ah, so parang ano lang siya, parang pasyalan lang. Ah, bakasyonan, no? Bakasyonan. Ito ay ang purpose niyan din, eh kumbaga sa anong maging pasyalan ng mga Pilipino pagdating ng araw. Ah. Lamang, ay eh, alam naman natin na siya'y biktima ng mga oligarko. Kung bakit siya nawala. Kung hindi siya nawala, siguro itong mga panahon na ito baka higit pa sa Singapore, ang bansang ang bansa Pilipinas. Natin. Oh, kasi naman. Ang ganda nung nasa blueprint ko yan, no? Opo, kasi nangyayari yun. Eh. Opo, hindi niyo papansin na kwan, yun pong build program ni... Ni PRRD. Ni BRRD. Yan po'y galing sa blueprint ng project ni Apple. Oh, okay. Kaya ang bilis itayo, di ba? Oo, oh, ang bilis. Kasi galing po yan. O, oh, yari na yung plano, no? Budget na lang. So, eh. Ngayon, itong siguro mga... Kahit ni Awan Diyos itong taon na ito, baka sabihin natin mga August, September na yan, mag-uumpisa na po yung mga development sa bansang Pilipinas. So may kita natin yung mga talagang uusbong na yung mga talagang project ni Marcos, no? May nakala. Kaya lang ay sa ngayon kasi sa dami ng mga grupo ng mga nagpapakilalang sila'y signature, sila'y inatasan, sila'y anak ni Marcos, yan pong mga nagsasalita na yan pa na impostor. So, ano man sabi nyo? Kasi diba sabi nyo, tawa kayo ng Marcos. Ako? Yung si Leo Marcos na nakiklaim na anak siya ni Marcos. Peke po yun! Para at least maklear lang. Maklear lang. Si ano, pangalan si Leo ba yun? Si Leo Marcos o si Mangusin. Ang tunay na pangalan po nun ay Norman Mangusin. Mangusin. Ah, okay. So hindi siya Marcos. Oh, hindi po siya Marcos. Oo, sir, pero ano yung nakikita nyong, ano, yung nakikita nyong dahilan niya? Ba't inaano niya, kiniklaim niya na isa sa mga anak ni Marcos? Kung gusto lang niyang makilala. Kumita. Lalo sa ano, no? Nakakatuwa naman sa kanya, kahit nasabihin na siya isang pick na Marcos. Tumulong siya. Tumulong siya. Gumanda yung image. Sa mga Pilipino. Oo, di ba? Sa table yung ano niya. Pandemic. Kaya ako, kahit nasabihin na siya pick na Marcos, ako'y hindi, ako'y tuwa sa kanya. Bakit? Nung pandemic, yung bagong tulong na nagawa niya, nagawa ba nung mayayaman sa atin? Namimigay siya. Hindi naman. Oo, pero yun ang nakakatuwa sa kanya. Bumanga ang Marcos, eh. Bumanga ang Marcos, si Apo Marcos. At ang isa pa, sa kanyang ginawa, bumango yung pangalan ng Marcos. Ni Apo Marcos, ano? Binitbit niya yung Marcos. Mm-hmm. Although sa totoo lang, talagang maganda naman. Mabango naman talaga ang pangalan ni Apo. Ang nagpapasama lang, yung mga dilawan na buti na wala na. Oy! Oo, yung mga dilawan na yan. Mayroon pa lumusot eh. Mayroon pa ata sir, mga natira, konti na lang siguro. Mayroon pa. Oo, isa niyan si... Si ano, si Cayetano. Ay, yan. Ano ba yan, sir? Oh, ano ba yan? Dilawan o ano? Ano ba talaga yan? Ayun ko dyan. Duterte yun eh. Ang tawag ko dyan, Hunyango. Oo, hindi mo. Palimbing. Kung saan nakakapit. Yun ang naging kulay, no? Oo. Ay, yung 10,000 kasi, yun yung ano niya eh. Bago kayong bumabawi siya. 10,000 pala na. Sasabihin niya eh, plano ano? Ang galit ng tao. Plano lamang ng ano yun? Proposal lang daw. Oo. Tapos yung kay BBM na proposal ng 20 kilos, eh, ano nila? Nagbitaw ka na sa mga tao. Sa mga batikos nila. Opo. Sir, may balik ko lang. Imposible ba na magiging 20 pesos per kilo? Hindi. Sasagutin na kita. Diretso. Pero to the point. Kaya, nagtalo kami dyan. Pababa yung mas, para atas mas, ano. Nagtalo kami dyan nung spokesperson ng NEDA. Opo. Ba't kami nagtalo? Hindi. Binabatikos niya si BBM regarding dyan sa, ano na yan? 20 pesos. Dyan sa 20 pesos na bigas. Okay. Mabuti yung ano, yung chip ng DNR, yes, yung matanda, na sabi niya, pwedeng mangyari. Kaya nakakatuwa. Sus, ibig sabihin ko, positive yung kanyang utak, pero yung spokesperson ng NEDA, talagang binumba ko ng ano yun eh, ng comment. Sabi ko, napakasimple. Ako, hindi walang pinag-aralan na tao. Sabi ko, hindi naman ako programmer, pero napakasimple para gawing 20 pesos ang bigas. Sa anong dahilan? Suportahan mo ang magsasaka. Bigyan mo ng sweldo ang magsasaka. Doon sa buwanan nilang trabaho, bigyan mo ng sweldo yan. Libreng pataba, libreng lahat. Gamot, libreng basta. Lahat ng gagamitin sa palayan ay libre. Oh, sir, kumbaga, bagay mo empleyado, no? Oo. Empleyado, pero ikaw yung ano, no? Gawin mong empleyado. Kasi, ang nagdidikta kasi ng presyo ng mga bigas natin. Yung mga magsasaka. Hindi magsasaka. Ano? Kontrolado mga, yung mga kapitalista na yan. Ah.
Oligarko pa rin. Yung tinatawag sa atin na rice cartel. Yun ang rice cartel. Oligarko pa rin ang umuulog diyan. Sa ngayon. Oo. Sila yung oligarko yan. Kaya sabi ko kakakita, kawawang magsasaka. Magmula doon sa pagtatabas ng nandamo. Nandamo. Para doon sa pagre-ready ng taniman, si magsasaka babayad na utang. Dahil walang pera. Walang pera. Kanino uutang? Kay kapitalista. Pag natabasan, uupa uli ng kalabaw para doon sa araro or motor. Para mabilis. Mabungkal yung lupa. So, pag nabungkal ang lupa na yan, anong kasunod niyan? Eh di yung sinasabing pagtatanim. Binhi. O yung binhi na yan. Saan kukuha si magsasaka? Ay di bibili na naman ang binhi. Pera na naman. Galing na naman sa bulsa ni kapitalista. Tapos ang kasunod yan ano? Gamot, abono, mabuti baga kung pagkatanim niyan eh. Tutubo na agad. Antayin mo na lamang naharbisin. Hindi. Suportahan mo ng abono yan, ng gamot. Eh kung dumating pa ang tag-ulan, madali na sinasabing tungro o yung mga sakit sa palay. Nasisira siya, no? Kinakain ng mga insekto. O di kaya lumubog dahil sa tubig. Alam naman dito sa atin. O ano mangyayari ngayon sa palay kay kawawang magsasaka. Baon sa utang, walang income. Walang income. Paano ngayon kung meron niyang pamilya, may mga anak? Anong mangyayari? Ay di gutom. So ngayon, prepare uli for another preparasyon ng pagtatanim. Same procedure, ganun at ganun pa rin ang magiging kalakaran. Kalakaran na, paulit-ulit lang sir. Oh, pero yung tanim na sinundan, wala siya, baon siya sa utang. Wala siyang naibalik eh, wala siyang na-income. Ngayon, darating ang oras, yung mga ako na yan, sabi nga, anong nang ginagawa ng mga magsasaka natin o mga land owner natin na ano, ibibenta na dahil iniilit na ni financier yung lupa. Bakit iniilit? Ilubog na sa utang sa kanya eh. Anong gagawin ngayon ni magsasaka? Mapipilitan siyang ibenta kahit na murang halaga. Sa anong dahilan? Para kahit papaano mayroon siyang mapakinabangan. Pero ito ang tanong ko sa inyo. Pag nabili ni kapitalista, ano ngayon ang gagawin ni kapitalista sa agricultural land na yan? Anong gagawin? Gagawin subdivision. Gagawin subdivision, kore ka dyan. Pag hindi subdivision, mga mall. Para kanino yan? Yung mga subdivision na yan, yung mga mall na yan. Ang isang mahirap ba makakabil ng bahay sa subdivision? Hindi. Eh di puro sa mayayaman pa rin. Mga mall, oo, maaring si mahirap nakapasok, nakapanood, pero hindi makapag-shopping. Bakit? Walang pera eh. Kaya hindi imposible na maging 20 pesos ang bigas. Suldohan mo yung magsasaka, lahat ng gastos, pati yung tubig. Panahon natin ngayon, pati irrigation, may bayad. Samantalang ang tubig, libre na ibinigay ng Diyos sa sangkalupaan para mapakinabangan ng tao. Pero anong ginawa ng mayayaman? Nilagyan ng ano? Nilagyan ng bakod ng ilog, nilagyan ng motor. Oy. Pag wala kang bayad, wala kang tubig, tuyo ang palayan mo. Ganon ang sistema natin. Kaya tuwan-tuwa ako din naman sa ano, tuwan-tuwa ako. Kami. Tuwan-tuwa kami. Tayo dahil lumusot na si BBM. Yes. Ang tagumpay ng inaugurasyon ay tagumpay ng bansang Pilipinas. Tagumpay ng mamamayang Pilipinas. Babangon tayong muli. Yes. Bayang babangon muli. 101%. Pagkakaisa. Eh dito sa bansa natin, umanok kayo ng bansa, ang bansa natin, ang pinakamagagaling ng mga tao. Bakit? Kahit na sinong umupo, magpakabango-bango ka. Asahan mong pag-upo mo, ang babantay naman sa iyo kung anong mali. Magagawa mong mali. Galing mag-spot eh. Oo. Hanap talaga ng butas na ano. Gabutin lang mustas ang makita sa iyo. Pagdating sa media, malaki pa si bulldozer. Malaki na. Malaki na. Ganon, katindi. Kaya sabi ko, konting oras na lang. Konting oras. Inhawa rin tayo na. Yes, kaya kami. Malaki ang pag-asa. Kami mag-asawa. Pangarap natin, pangarap din daw ni BBM. Oh, yes, pangarap niya, pangarap natin. Pangarap mo. Kami mag-asawa pag kami napupunta sa mga ganitong sabi ng alaala ng matanda. Ay nakakaramdam kami ng lakas ba ng katauhan.
Yan, grabe. Napadpad talaga kayo ngayon. Talaga na hindi namin nakalain na dito kami dadaan. Nilalakarin lang, may puputahan lang kami dyan sa Kasili. Hindi namin alam, nandito pala. May birthday party lang kami. So, ibig sabihin, first time nyo makita itong bahay? First time pa pala. First time, na personal. Parehas pala tayo. First time din po kami. Pero sa YouTube, lagi ko binibisita. Oo, sa YouTube. Ito ay napagandang alaala na mansion pala niya. Oo, kasi ito, kung hindi ganun ang ginawa ng mga oligarkoy apo, napakaganda nito. Ito, no? Hindi ito pababayaan. Ito, kasi kasama to na si Quister eh. Ah, kasama sa ni Quister na PCG? Kasama yan eh. Kasama yan. Bawal. Kasi kasama to na si Quister eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong inyong analyze sa PCG? Napakinabangan ba ng mga mga Pilipino? Gumawa lang sila ng para at least maritis. Paano sila yayaman? Lahat na nakumpis ka nila, nasaan? Sa PCG na yan. Wala, diba? Sir, lahat ang binenta nila, nasaan? Painting. Nasaan ang pera? Ito na lang. Tama yan, nabanggit nyo tungkol sa painting. Wala. Kung tutuusin ito, gusto ko makarating ito sa kanila. Yung tungkol sa painting na yan, yaan, kung ang karamihan dyan sa painting niya ay regalo ng mga bansa na mga pinuntahan nila nung panahong nanunungkulan si Apo. Kung mayroon man dyan binili, ilang piraso lang, at saka anong pakialam nila kung binili nung pamilya, ay pira nila yun. Katulad na lamang ito sinasabing ni Nakaw, itong wealth na ito. Anong karapatan nating maghabol dyan sa mga ginto na yan? Walang karapatan na sino mang Pilipinong maghabol dyan sa mga ginto na yan. Bakit? Ba't sinabi kong walang karapatan? Yan ay kinita ni Presidente Marcos noong panahong siya ay lawyer pa. Hindi pa siya senador, hindi pa siya presidente. Kasi, so di ba tama binarinig ko na ang mayaman binabayad na sa kanya ay para ginto ang binabayad yes, sa yes. Kanya? Kasi lawyer siya lang. Ginamit siya ng Talyano. Maharlika, ang Talyano, Maharlika. Ginamit siya doon sa pagsasaayos ng mga gold na iyan. Gamitin siya ni Talyano. Ganun din, ginamit din siya ni Father Jose Antonio Diaz. Ginamit din siya. At doon sa kanya mga ginawa na iyon, bilang abogado ng Talyano at ni Father Jose Antonio Diaz, ang ibinayad sa kanya ginto. Mga bara-bara. So meaning, pinagtrabahuhan niya yon, pinaghirapan niya. Kaya wala tayong karapatan hanggang Malacanang, mga nakaupo diyan mga senador, walang karapatang habulin tong ginto. Sasabihin nilang ninakaw. Bakit? Wala namang ginto ang Pilipinas. Kita ba nila nung damputin yan? Ako, pag nagsabi ako, ninakaw mo cellphone ko, titiyakin ko sa'yo, kita ko kung saan mo dinampot. Yun na dapat. Dapat ganun. Kita ko na dinampot mo, kita ko kung may kasama ko wala. Alam ko kung saan mo inilagay. Yun ang totoong magnanakaw na. Yun ang totoong. Pero sir, wala sila ma-pinpoint. Ano, kung kita mo, wala. Ilan na? Almost 30 years na kinakasuhan nila sa sakon. Mayroon ba silang na-provide na legit na dokumento? Walang naipakita. Walang wala napanali. Silang napakitang ebidensya. Bakit? Kasi wala talagang ebidensya. Walang ninakaw at walang nanakawin. Tama. Hindi pa naupo si Marcos ang gobyerno ng Pilipinas lubog na sa utang. Anong nanakawin mo? Utang. So mas mayaman si Marcos. So take note ha, ang PCGG is a ginawa niya ano yun? Mikore. Siya yung nagano. Ginawa ni Kore para habulin daw yung mga hidden wealth or mga mga ninakaw ni Marcos. Yan ang sabi nila, ninakaw ni Marcos. Pero wala silang ano sir, no? Napatunayan. Wala silang napatunayan kahit gramo. Kahit nasabi natin siya yung nagagawa ng ano. Wala. Yung department na yun, no? Oo. Wala. Bakit kaya hindi pa rin sila naka-move on dahil sa ano niya na yun? Magnanakaw pa rin ay, paano? Naiingit sila dahil mas mayaman sa kanila si Apo. Yun ang tutuunan niyan. Yung kapangyarihan na nakamta ni Apo sa international, yun yung gusto nilang ano? Gusto nilang makamit, gusto nilang makuha. Kaya gusto nilang sirain si Apo. Ang totoo, sino po talaga ang magnanakaw? Ay, di sina Kore! Kore! Si Noy-Noy. Pagkita mo ha, matatapos na lahat ng termino, 35 meter rectas, pinalaano pa nilang nakawin yung nasa Central Bank. Ayan ay back up ng pera ng Pilipinas. Kung natatandaan nyo nung araw, siguro makabata pa kayo, yung perang ABL, yung ang bagong lipunan. Back up yan, pinaka-alma nila na yan. Pero dahil yung back up, yan ay pag-aari ng bansa, pag-aari ng bayan, pag-aari ng masa,
akala nila at dinala nila ng labas ng bansa, akala nila mapapakinabangan nila. Hindi nila alam na kung yan, may nagpuprotekta dito, may nagpuprotection din doon sa labas. Ay, ganun po ba yan? Yes! May treaty. Kaya pagdating doon, pagdating doon, kinumpis ka sa kanila. May treaty yan. Kaya, mabuti na lang. Masalimuot man, pero yun ang katotohanan. Mabuti na lamang at si General Galma Arcilla ng Tauk IG ay may ano rin, may magandang puso. Siya yung nagpursiging habulin yan. Sa Thailand. Sir, kailan niyo sir? Kailan nang gagawin? Nitong ano lang yan? Yung, bago natapos ang termino. Yun ba yung kasama si Dilima? Dilima, Drilon, Rosas, yan. Mayroon dokumento yan. Meron niyang YouTube. Sasabihin nila yun. O katulad na lang ha. Sabi, magnanakaw ang Marcos. Ang mga gamit ni Emelda, kaninong liig nakikita? Nasa ano? Leg na. Nasa anak. Oh, kaninong anak? Puri. Oh. Kay Chris, tumbukin mo na! Totoo naman eh. Tumbukin eh. Hindi naman tayo lang nakakakita, maasang Pilipino ang nakakakita. Hindi na lihim yun. Hayaan. Ngayon, sino magnanakaw? Ayun, nasa kanila ang ebidensya eh. Sir, ito nga sa napapansin ng, ano, ng masa, nakapag sa tuwing binabato sila ng mga hindi mga paninira. Uh-oh. Hindi sila tahimik lang sila. Ano yan? Yan ay parang, sila ay hindi basta-basta magbabago dahil no profile. Tanggapin natin o hindi. Hindi ordinaryong tao ang mga Marcos. Parang ang haba ng mga pasensya nila. Yes. Tanggapin natin o hindi. Hindi, mga hindi natin kaya yung bait nila na ibinigay sa kanila ng Panginoon yun. Dahil ako yung mabait na tao, pero ay, huwag mo kong pupukuloy naman sa masalita, uumbagin kita. Oo, sa haba pa naman ng panahon na paninira sa kanila, hanggang ngayon, nahihilig sila. Wala pa rin sila, parang wala lang sa kanila. Baliwala sa kanila kasi hindi mga ordinaryong tao yung mga yan. Inilagay ng Diyos yan. Kasi ito pa ang isa eh. Pagtitiwalaan ba ng Taliano, pagtitiwalaan ba ni Dr. Jose Antonio Diaz, si Marcos Kuya ilukulukin tayo. Yes. Saka ordinaryong tao. Ang dapat ipagpasalamat ng mamamayang Pilipino, ng individual na Pilipino, yung gold na ibinayad kay Presidente Marcos noong siya gamitin, noong siya abogado pa, yung gold na ibinayad sa kanya, ibinigay niyang benepisyo para sa development ng bansang Pilipinas for the benefits of Filipino people. Hindi sinabing for Marcos only, kundi for the Republic of the Philippines, for Filipino people. Tayo ang beneficiary. Kaya mga nasa palibot natin na yan, hindi man nila naiintindihan tungkol dyan, mga beneficiary yan. Mga beneficiary. Oo, lahat tayo. At yung mga siguro, ewan ko, siguro mapamilyar kayo, mga magtatayuan dyan, mga foundation, mga palitay, mga signasignatory, mga anak-anak, ano, na kuhan. Walang ganong senaryo. At yung mga ipinapangako nila sa kanilang mga alipores, o yung mga grupong kanilang anong tawag doon? Yung kanilang mga hinari, mga nag-member sa kanila. Yung mga ipinapangako nila na mamimigay ng milyon, walang ganon ha. Hoy kayong mga alipores o kayong mga supporter ng mga nagpapakilala ng signature na yan, walang instruksyon na yung pera na yung pag inilabas ibibigay sa taong milyon-milyon. Nakatulad pinapangako na 5 milyon anya, bawat member 5 milyon. Buwan-buwan pa yung iba. Hindi totoo yan. Bakit? Kayo, bibigyan ko kayo, yung tatlo kayo, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa palagay nyo ba kung ibibigay bawat tao ibibigyan ng 5 milyon, magkakaroon ba ng pagkakaisa ang bansang Pilipinas? Tanong ko sa inyo. Sino pang magtatanim ng palad? Sino magtatrabaho? Kung karpintero ka, kapatid. Mason ka. Ano? Mason ka. Mayroon kang 5 million, may 5 million kang tinatanggap. Ang sabi nila ay buwan-buwan. Ha? Gano'ng kalaking pera? Buwan-buwan. Mga pangako ano? Pa. Ang pangako niya, mga foundation na yan. Yung mga signature niya. Katulad niya, Tiburcio Villamor. TBM. Villamor Marcos. Na 5 million na lang, bawat isa ay 5 million. Ano? Kung bawat ko ikaw karpintero, ikaw mason, meron kang 5 million, magpapagawa ako ng bahay, i-hire kita ngayon, aakyat ka pa kaya doon sa bubong? Hindi na. Milyonaryo ka na. Para magpukpok ng martilyo?
Kaya nga. Baka sabihin mo sa kayo ba humanap ka ng gagawa ng bahay mo? Oo. Ay lahat. Ay mayaman na ako eh. May pera na, di ba? Wala nang magsasaka. Kasi may mga pera na eh. Ay sino pa maglulusong sa putikan para magbungkal ng palay? Wala na. Ano pa nga anihin natin? Ano ba nga nasaran ng pagkain? Ngayon, ang programa ay for development of the Philippines. Ngayon, yung mga katulad na lamang ng mga sabi, infrastructure project, mga hospitals, mga malls, building, etc. Sino ang gagawa niyan kung lahat ay milyonaryo na? Wala na. Walang saysay ang plano ng Diyos. Dapat balance talaga. Ako, kinismis na ninyo ako. So, kaya para lang sa kaalaman ng mga iba na hindi alam sana ito ang kwento. Yung mga makarinig o makakabasa ng vlog ninyo ay matauhan na. Hindi ito para sa akin, para sa ating lahat. Yes. Sinasabi ko lang ay katotohanan. Hintayin nila, darating ang oras nung sinasabing pagbabago. Malapit na yung oras na sinasabing bukang liwayway. Pero hindi yung procedure na ginagawa nila na, yes. Oy, mag-member ka sa akin. Pag hindi ka nag-member, pag hindi ka nag-produce ng ganito, tanggal ka sa listano. Walang ganon. Sir, lahat kasama sa plano na yan. Sir, ano po ang masasabi nyo doon sa mga nagsasabi na ang 31 million na bumoto kay Marcos ng mga digit, ano lang yan? Crime voters? Crime voters lang, parang bayaran, SD card, no, na ganyan. Hindi. Alam mo, sabi ko nga, akala ko ako'y bobo, pero hindi pala. Sa kabila ng sabihin na lang, hindi ako degree holder, dati akala ko bobo ko, hindi pala ako bobo. Mas bobo pala yung mga abogado, mas bobo pala itong sina Robredo na ito. Oo, yung mga grupo nitong mga dilawan na ito, mas bobo pala sila sa akin. Bakit? Ang sabi nila, dinaya sila ni BBM. Binayaran daw po. Short po. Binayaran, in short. Saan kukuha si BBM na gayong kalaking pera? Ay, ginipit nga siya. Ito ha, after, pagkatapos nung counting sa kwan. Oh. Diba? Pinag-submit sila ng kanilang mga asset na nagamit dun sa campaign fund. Si BBM ba may nagastos kahit 5? Wala. Sinong gumastos? Sinuportahan siya ng tao dahil ang tao ay gising na. Gising na ang tao. Sinuportahan siya ng tao. Sa 30 taon na ginugol ng mga tao ang tiwala sa mga oligarko, mayroon bagang naipatayo? May naalala ka? Ay, mayroon pala. May naalala ka? Ito muna, may naalala ka? Wala akong maalala. Ay, wala nga, sir. Wala. Si mayroon? Ano abay, ba, kayo pala eh. Nagbabalag, hindi kayo nagsusubaybay. Ay, yung tulay na niyog na nahulog sila lahat. Ay, sa probinsya. Sa probinsya? Yung naglalakad sila. Pero pa isa. Yung tulay na walang ilog. Yung tulay na walang ilog. Kanya pala yun. Ay, tatandaan ninyo. Kasi wala putol. Tulay na putol ka lahat. Tulay, wala naman tubig. Yan, ni Abnoy. Tulay, walang tubig, no? May purpose naman daw yun, sir. Bakit? Meron pa pangatlo. Yung CR na magkatabi yung tatlong inidoro. Oh, yan. Isa pa yan. Okay, naalala. Alam mo. At saka yung bahay na pinagawa. Lahat ng ipinagawa nila na yan, lahat yan may purpose. Ano ang purpose? Sige nga, kung matalino kayong tatlo. Ano pa talang, sir? Lahat ng mga ipinagawa nila na yan, ano, kahit nagiba, kahit walang silbi, yan ay may purpose. Ako, sir, may ano. Ngayon, ang tanong ko sa inyong tatlo, anong purpose ano sa, nila? Para sa akin, sir, para magkapera sila. Ha? Bakit ang tao lang? Oo, yung main purpose. Magkapera sila. Yun! Natumbok mo. Kasi pondo eh. Lahati nila yung ano. Yun ang dahilan. Budget. So, magkapera sila. Corruption. Sipin mo, niyoghan niyog. Ako, sasabihin ko sa inyo, ako'y dating nangungontrata ng mga bahay sa subdivision. Dati kasi akong, hindi naman sa ano, ako'y karpintero.